Having a real plants at home makes me feel calm and relaxed, and it makes our place more homey. It also gives a natural purifying air. Plants also absorb harmful toxins, especially nowadays. Bihira lang tayo makalabas. Most of the time, we stayed at home. So, napaka-importante na kahit nasa bahay lang tayo because of the plants that we have inside our home, yung oxygen na nai-inhale coming from the plants ay nakakatulong din sa ating kalusugan. Hi guys! Mga plantitas and plantitas, for today's video, I'm going to share ko po sa inyo how I take care of my house plant and how I save them from dying. If you are interested, please keep on watching. Guys, disclaimer lang po, hindi po ako expert sa pag-aalaga ng mga plants. Yung mga isi-share ko po sa inyo is based on my experience and observation sa way ng pag-aalaga ko sa aking mga halaman. Ang pinaka-importante pong matutunan natin, una, ay yung pag-water sa ating mga plants. Kasi kadalasan yun ang nagiging dahilan kung bakit sila ay. Ako po guys, bago po ako mag-water ng plants, sinecheck ko po muna yung soil. Dito po ako mag-check ng soil. Bago po siya diligan, sinecheck ko muna yung soil niya kung moist pa ba o hindi na. Ginagawa ko, ginagamitan ko ng fingers, pasok ko ganyan. Yan. Yan, sinecheck ko. Pag moist pa siya, hindi ko na siya muna didiligan. Guys, wala po akong ginagamit na any fertilizer. Ang ginagamit ko pong pangdilig sa aking mga plants is yung rice water or yung pinagugasan ng bigas. Bali, ginagawa ko 50-50. 50 na rice water and 50 na tap water. Minimix ko together and then yun ang pinagbibili ko sa kanila. Guys, isi-share ko lang po yung nabili kong mixed soil na isang dahilan kaya lumago po yung iba kong mga plants. Yung lumago po yung kanilang mga leaves. Ito po siya, yung mixed soil niya is vermicast, coco pit, and pumice. And ang sabi ng seller po, may kasama na siyang fertilizer. Alam niyo ba guys, o manopri? Nawala na siya ng ano eh, ng leaves. Totally nawala na siya ng leaves. Tapos nagtataka ako. Sabi, bakit ano nangyari? Iniisip ko kung na-overwater ko ba siya, kulangan ko siya ng sunlight or what. Kaya ang ginawa ko, bumili ako ng ibang mixed soil sa farmer's garden. Yan yun nga, ito yung ginamit ko. Nagulat ako nung after 3 days, may mga umuuspong ng mga bagong sibol. Tapos yun, hanggang ngayon, siguro mga ano to, 1 month na or more than a month. Ang dami niya ng bagong mga leaves and I'm so happy kasi na-save ko siya. And another thing, itong Queen of Hearts. Dati, 2 leaves lang po ito. Then, since nalaman ko na parang okay siya sa ano, actually guys, pang succulent daw to eh, succulent soil. Pero sinubukan ko nga siya sa iba kong mga plants, sobrang effective niya eh, natuwa ako kasi ang dami niya na from 2 leaves, and then ganyan o, 1, 2, 3, 4, 5, 6, magsi-6 na siya kasi may bago siyang sibol. And ito pa, ito pong aglonema. 2 leaves po siya nung na-kuha ko. And mga 4 to 5 months na yata, hindi man lang siya nadagdagan. And ito nga, ito rin ang ginamit kong soil. Nilagyan ko siya din ng ganitong soil. And after a week, unti-unti na, ito na po, may bago pang sibol na bago. So, sobrang effective po ito. Nabili ko siya for only 100 pesos sa farmer's garden. Ililink ko po sa description box below yung saan shop ko po siya nabili. Effective po to, promise. Another thing po guys na gusto kong i-share sa inyo ay kung maglalagay po kayo ng plants na pang display malapit sa TV, kung naka-on po yung TV, mas okay na pong tanggalin na po muna natin yung mga plants kasi yung experience ko before, yung mga dati ko na ilagay dyan, nagtataka ako eh, nalalanta, nagpa-brown yung leaves. Later on ko nang na-realize na yung init pala na galing sa TV, yung radiation, eh, nakaka-apekto sa ating mga halaman. Kaya, nagkakaroon ng brown leaves, nalalanta. Kaya guys, kapag naka-on po yung TV natin, tanggalin po muna na lang natin yung ating mga halaman. And then, kung natin gamitin yung TV, balik na lang po natin yung display natin mga plants.
Alam niyo ba guys na ang snake plant is the best and practical natural air purifying plant? This is a sansevieria or snake plant. The easiest plant to grow. Top 1 po siyang air purifying plant na meron siyang special ability to fight against from harmful toxins. This plant is also good for those who have asthma. Yung oxygen na nire-release niya doble compared sa other plants. Effective din po siya against allergies. According to Feng Shui, yung sharp and pointy leaves ng snake plant symbolize daw yun ng swords or protective spirits. In that way, protects your home from several negative energies. Talaga po palang napakagandang magkaroon tayo ng snake plant inside our home. Guys, yung mga indoor plants po, hindi ibig sabihin, hindi ko na sila nilalabas. Pag gabi po, ang ginagawa ko, nilalabas po sila din kasi kailangan din nila ng natural air. So, nilalabas po sila sa balcony, sa gabi, and then sa umaga, ipapasok po po. Guys, additional lang po dun sa tinabi pong mas namamatay po ang ating mga plants pag overwatering. Kasi ang nangyayari, pag na-overwater sila, nag-root-rot po. Yung nabubulok po yung kanilang ugat. Actually, mas okay pa yung underwater kesa sa overwater. Kasi kapag underwater yung ating mga halaman, diligan lang natin, then nabubuhay siya ulit. Compared sa pag-overwatering siya, pag nabulok na yung kanilang mga ugat, ang hirap na siyang isave. Ang maganda po niyan, guys, na-save po sila. Kasi hindi naman lahat nag-brown leaves eh. Kaya ang ginawa ko, ipapakita ko nga pala kung ano yung naging itsura nila nung wala silang delay for siguro 15 days. 15 days walang delay. So, ang ginawa ko sa kanila, ang pinandilig ko lang pala sa kanila is 50-50. 50 na rice water, pinuhugasan ng bigas, and tap water. Ito po ang aking saloon plant nung mga 2 weeks na wala pong dilim. Ito na po siya after na makarecover. Healthy na po ulit. Thrice a week ko po siyang dinidiligan. Huwag niyo po siyang ilagay sa direct sun kasi nalalanta. Lalabas ko siya every night then pinapasok sa morning dito sa loob. Ito naman ang aking aglaonema Chinese evergreen. Hindi po siya mahirap alagaan. This is also good for those who have asthma. Thrice a week ko rin siyang dinidiligan. Guys, ito po nangyari sa aking Boston fern after 2 weeks na walang dilig. And after makarecover, ito na po siya ang ganda at ang lush. Kung makikita nyo yung mga light green, yan po yung mga bagong sibol, yun yung mga bagong leaves. Ang gusto naman nito, laging moist ang soil, kaya require siya ng regular na pag-water. Sa hapon po, nilalabas ko siya sa balcony and then sa morning, pinapasok ko siya dito sa loob ng bahay. Napakaganda pong pang-display ito sa loob ng bahay kasi napaka-lush. Isa po ito sa favorite plant ko po. Guys, 60 pesos ko lang 'to nabili sa Farmer's Garden. Ang mura, 'di ba? Ito naman ang aking Queen of Hearts plant. Ganito ang itsura niya ng mga 2 weeks na wala siyang dilig. And after makarecover, ito na siya ulit. Ang ganda oh. Ang ganda ng mga leaves niya, heart shape. Ayaw din po niya sa direct sunlight. Bago po natin diligan, check po muna natin yung soil niya kung dry na. Tsaka po natin siya diligan. Ito naman po ang aking aglaonema plant. Napaka-slow growth po nito. Pero since nung nagpalit ako ng mixed soil, ang bilis pong dumami ng mga leaves niya. Sobrang happy ako kasi akala ko talaga hindi na madadagdagan yung dalawa niyang leaves. Alam niyo ba guys, kinakausap ko pa yan. Sabi ko, magpa 5 months na, hindi ka ba magdadagdag ng leaves? Natatawa nga ako sa sarili ko eh. Pero sabi nila, kailangan daw talagang kausapin yung mga plants. And ito naman ang aking money plant. Bonsai po talaga siya, kaya talaga maliit po. Bali seeds lang siya nung napatubo ni mama and then binigay sa akin. Ito po yung nawala ng leaves eh. Kala ko na deads na,
Then, nagawan ko siya ng paraan. Pinalitan ko lang ng mixed soil. Then, yan, unti-unti nakaka-recover na. Ang ganda, di ba? Ang cute. Yan, ang dami niya ng leaves. Ang saya kapag mayroon kang nabubuhay ng mga plants. Ito po ang isa ko pang aglonema. Slow growth din po siya. Ewan ko po bakit kaya ang tagal din dumami yung kanyang leaves. Hindi ko pa napapalitan yung kanyang soil. Try ko nga gamitin yung mixed soil na ginagamit ko. This is a Sansevieria starfish. Madali rin po siyang alagaan. Once a week lang din ang dilig. Okay po siya for indoor plant. Ito naman po ang isa ko pang money plant. Bigay din po sa akin to ni mama. Bago nyo po ito diligan, check nyo po muna yung soil kung dry na ba. Para po hindi ma-overwater. Hindi din po siya pwede sa direct sunlight. Sabi po nila, lucky daw pag naging 7 leaves na siya. Excited na ako, sa ngayon 6 leaves pa lang eh. Ayan po may mga bagong sibol. Napakaswerte ko kasi meron akong mother na plantita. Laging nagbibigay sa akin ng mga magagandang plants. I love you, mama. Thank you po sa mga plants. Ayan po, meron pa siya doon, no? Bagong tutubong mga leaves. Ito pong money plant. Madali lang po siyang alagaan. Huwag lang yun yung i-overwater. Ito naman po ang aking bagong marble photos. Ang ganda ng variegation niya, di ba guys? Excited na ako guys na maparami siya. Hindi po siya mahirap alagaan. In fact, bihira ko lang siyang diligan eh. Minsan, once every 2 weeks. And ito naman guys, yung aking golden photos. Before po, konti lang yan. Ngayon, naparami ko na siya. And ito pa po yung another one na golden photos ko. Ang haba-haba niya na. Ito yung first photos ko po. Plan ko na rin siyang ipropagate. And ito naman po yung Sansevieria Moonshine. Bigay din po sa akin ito ni Mama. Ang ganda nito sa person guys. And ito pong rose cabbage succulent and jelly beans. Bigay po ito ng kaibigan ng kapatid ko. Then binigay niya po sa akin. Thank you po. Shout out kay Ma'am Mirna. At ito naman po yung bago kong biling mga succulents. Their name are Echeveria elegans, zebra plant, string of pearls. Excited na akong iripat sila. I-update ko po kayo guys next vlog ko. Guys, another tip po, kapag may bago po tayong mga halaman, huwag po muna natin agad silang iripat. Like katulad itong nabili namin. Ay, nabili ko lang pala. Nabili ko sa Farmer's Garden. Ang mura kasi nito, kaya napabili ako eh. Tagta 25 pesos lang. Huwag po na natin muna siyang iripat para makapag-adjust sa environment. Then, kasi before experience ko, sobra akong excited sa mga nabibili ko mga halaman. Kaya kapag kabili ko, lipat po agad sa magandang pot. Nangyayari. Ay, nako. Nalalanta hanggang sa hindi ko na masave. Yun. Huwag po muna natin iripat. Mga after 3 days po, saka natin sila iripat. Ilagay sa bago nila. Thank you guys for watching. I hope you found useful tips and ideas I shared with you today. If you have questions, please leave in the comment sections below and I will try to answer it. Don't forget to like, share, and subscribe and click the notification bell for more upcoming videos. Till the next vlog, stay safe everyone. God bless us all.